Hello po mga katek, today po ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-order ng Dito SIM gamit po ang inyong Google Chrome sa PC, laptop or Mac, and then plus po with iPhone devices. Okay, so before po tayo mag-start, papakita ko lang po sa inyo na meron na tayong Android version nito, step by step lahat, Apple with payment po yan, and then credits din po ito sa video na ito but kay Sir Mintech dahil sa kanya po yung original na way ng user agent. And then after po nyan is kay Judobytes for PC tutorial po. Ang video lang po natin is meron tayong idadagdag na para mas mapadali po yung pag-order nyo po. Okay, so first step po is visit nyo lang po ang dito join.dito.ph. Ang link po is ilalagay ko po sa description para makapipaste nyo lang po. And then after po nyan, ito po ang lalabas na screen. So sasabihin po na you're using your desktop, please use your mobile handset instead. So second step po para ma-fix po yan is click nyo lang po ang inspect elements, yan, or right click and then click inspect elements. Okay, so after po nyan is lalabas po itong dev tools. Okay, so after po nyan, click nyo lang po ang itong icon na ito, itong mobile icon. Okay, itong device toolbar. Click, and then ito po ang lalabas. And then click nyo again dito sa page. And then dito, click nyo naman po sa responsive, itong drop down. Click, and then click again yung edit. Yan, edit. And then after po nyan, ito po ang lalabas. Now, click nyo na naman po itong add custom device. Okay, click. And then add nyo lang po ang S20. Dahil yan po ang ating device na gagamitin or user agent na gagamitin. Dahil yan po is compatible sa Dito SIM. Okay? So, meron po tayong code or string para po sa user agent string. And then, ilalagay ko rin po ito sa description. Then, copy nyo lang po and then paste. So, sa akin, naka-copy na po ako and then paste. And then, click nyo lang po after yung add. Yan, add. Okay? So, kung nakikita nyo, na-add na po natin yan. So, after po nyan is, dito, click na naman po tayo sa ating browser. Yan. And then, dito sa responsive, click again. And then, makikita nyo na po yung S20. After po nyan, i-click nyo lang po ang S20. Click S20. Yan. So, mag-show po ito. Sa ngayon is, nakaselect na po itong aking location dahil ginawa ko na po ito kanina. Nag-testing ako first bago po ko pa po ipakita sa inyo. So, click nyo lang po yung location. At by the way, yung location is Cebu at Davao pa lang sa ngayon. So, sa akin, Cebu City, click OK. And then, click nyo lang rin po yung agree. Agree dito, terms and condition and privacy statement. So, after po nyan, click nyo lang po ang check now. Alright? Yan. So, yan po ang magdi-display. Awesome. You are now dito ready. Now, after po nyan, input nyo lang po lahat ng details nyo po. At also yung nominated 6-digit PIN code. Okay? So, after nyo pong masubmit ito, makaka-receive po kayo ng email na ganito. Yan. So, ganito po yung email na marireceive nyo. So, yung PIN at yung email. So, I think mga ilang minutes or hours po before nyo po ma-receive ito. And then, pag na-receive nyo na po is sasabihin po dito na in the next 3 to 4 days. Pero dahil 3 to 4 days pa, ang tagal pa para maghintay, meron din tayong ways para dyan. Now, after 3 to 4 days, ito po ang email na ma-receive nyo. Ganyan. Pero dahil matagal pa, ang gagawin lang natin is visit lang po yung balik tayo dito. And then visit nyo lang po ang itong link na ito. Yan, nasa description lang din po ito. Ang link po is getsim.dito.ph/eshopmobile/pin/login. Okay? So, click ko lang yung enter. Okay? So, ang mangyayari po is ganito ang kanyang UI. Wait na lang. Medyo mahina yung internet ko ngayon. So, yan po ang UI niya para po sa login po. Okay? So,
input nyo lang po yung email nyo at yung numerated 6-digit PIN code. Okay? After po nyan is click nyo lang po next at yan na po yung pag-order. So, follow nyo lang po lahat ng process sa pag-order. And then, nandito po lahat sa tutorial po na ito, yung pagbayad, I think GCash po at GrabPay yung mode of payment. At ang nabayaran ko po is 199 lang po. Okay, so yan, kung makita nyo, 199. Yan, 199 yung nabayaran ko sa ano, sa GCash. GCash po yung ginamit ko. So, check natin ulit yung payment para makita nyo po na 199 po talaga yung nabayaran ko. So yan, 199 yung nabayaran ko nung last nag-order po ako. Okay, so yan po, follow nyo lang po lahat and mag-email po si Dito para po sa tracking. Okay, so next naman po, tapos na tayo sa Google Chrome and then punta naman po tayo sa iPhone. Okay, so yan, nandito yung iPhone ko. Okay, so close ko lang po muna itong iba para po hindi magulo yung screen natin. So first step po sa iPhone is punta lang po kayo sa punta lang po kayo sa App Store and then i-download nyo lang po ang Lunascape. Yan po. Ito po yung ating yung kanyang icon, Lunascape. Okay? So after nyo pong ma-download, open nyo lang po. Yan, open. And then ito na po yung UI niya. And then same po ng step natin sa desktop or sa Google Chrome, dito sa change muna natin yung user agent. So first is punta po tayo sa itong tatlong dot sa baba. Ito po. Itong tatlong dot na ito, click or press nyo lang po or touch. Yan. And then click yung settings. Okay. After po nyan is punta po kayo sa user agent. Ito po. User agent. Click ko lang po. Yan. Or touch. And then after po nyan, click nyo again itong user agent. Ito. Yan. Click. And then dito sa ibabaw po is i-paste nyo lang po yung user agent na sa kanina. So, i-paste ko rin, nasa description lang po lahat ito. Okay, so same lang po sa kanina. At so, papakita ko sa inyo na delete all and then paste. Yan. Alright, so, hindi. Mali yung na-paste ko guys, so copy ko muna yung aking code or user agent sa ating Mac and then paste. Okay, yan, okay, na-paste ko na po. So after po nyan, click nyo lang po yung done. Okay, done. And then after po nyan, close nyo lang po, close or click nyo lang po user agent. Okay, so after po nyan, balik po kayo sa UI, yung default na page. Okay, after po nyan, is click nyo lang po itong enter your search word, URL. Okay, dito. Click nyo po or enter nyo lang po again yung dito or yung joindito.ph/eshopmobile. Okay, so sa akin, nandito po siya, yan. Oops, I think ba yung na-search po siya. So, paste ko ulit. Okay. Alright. So, click ko yung go. So, yan. Nag-show na po yung page ni dito. And then, click nyo lang po yung sign up now. Okay. Same po kanina. Sign up now. And then, select yung city nyo po. Sa akin, Cebu City. And then, click okay. And then agree. Then after po nyan, click ko po yung check now. Yan. So, kung makita nyo, you are now dito ready. Nakalagay. So again, input nyo lang po lahat ng details. And click nyo yung submit. And then after po nyan, magkaka-receive po kayo ng email na ilang minutes or hours. And then again, visit nyo na lang. Pag na-receive nyo na po yan, visit lang po kayo sa getsim.dito.ph. So paste ko lang po again, paste. Yan. Okay,
sa nyan, na-paste ko na po. So, click go. Yan, so dito na po tayo sa UI, doon sa enter email address at yung nominated 6-digit pin code. Okay, so after nyo pong ma-set up or ma-input, click nyo lang po yung next. So, yan lang po ang way sa both devices. And then, again, after po nyan, process nyo lang po yung payment. And then, yung address nyo po or your full details. So, andito po lahat yung process. Hindi po ako mag-order po sa ngayon para papakita ko lang po natin. So, yan. So, yan lang po ang pag-order, mga ka-tech. Gamit yung browser nyo po na Google Chrome at yung iPhone. Okay? So, sana meron po kayo natutunan sa video natin. At last po, take note po sa mga iPhone users na wala pa pong an app para po sa dito. Dahil yung pag-load po is sa dito app pa lang po. Pero kung mag-order po kayo sa online, is automatic po yung 199 na promo na ma-activate once na ma-activate din po yung SIM. Okay, so take note po na this March 31 lang po ata yung promo nila sa ngayon. Wala pa po tayong news na na-receive kung may extend or may bagong promo. Okay, so yan po. Take note lang po sa mga Android iPhone users. So, yan lang po mga ka-tech. Sana mayroon po kayo natutunan at salamat po.